Hi guys and welcome back to my channel. At tayo po ay mag-unbox po muli na galing sa Lazada. Ito po ay isang power adapter or charger ng para sa laptop. At hindi lang ito balang isang charger kundi universal charger. Pero wag niyong ismalin to guys dahil bukod sa mura na siya at wala kayong makikita ang ibang ganito sa pagpupunta kayo sa ibang mga lugar, at nabili ko lang to sa Lazada noong panahon ng November 11 or 11-11 sa sale sa Lazada. Kung bibili kayo nito sa SM, maabutin kayo ng mga 1,000, pero nabili ko lang to in less than 200 at nabili ko lang siya mga palagay ko mga ano to mga price nito. Tada, nasa 166 pesos na rin. So yun, naka-bubble wrap siya guys, so okay siya. Ayan siya guys, no. So parehas na nabili ko dun sa SM, pero ang pinagkaiba lang yung price, sobrang mahal sa SM. Ang laki ng patong nila. So susubukan na natin siya guys. Meron siyang iba't ibang mga sukat gaya no sa laptop na nabili ko dun para sa anak ko. Ito rin siya, oh. Ayan, oh. Pang-backup ko lang kasi meron pa kasi kami ibang laptop dito na gagamitin para pang-backup lang. Ayan, guys, meron tayo dito mga sample laptop. Ito nga pala yung kanyang adapter. Ayan, guys. So, mapapansin nyo, guys, oh, ito lang, napakasimple lang naman ng explanation dyan. So, AC adapter siya. At meron siyang 5 ampere yung pinaka-max niya. Pag 20 to 24 yung power supply niya. Pag nasa 12 volts, 15, 16, 18, 19 volts, nasa 4 ampere yung max niya. Ayan. Ayan guys, kaya na nasabi ko, ito yung positive tsaka negative niya. No? So pagka-share niyo, may certain na butas yan. So, kakasya yan. Ayan, guys. So, tingnan nyo maigi yung butas. So, kung tutusin nyo, guys, parang bumili lang ako nito. Kasi ito, pag bumili ka sa mga computer shops, bibenta sa'yo 100 pesos. So, kung bibili ka talaga sa Lazada, ang laki talaga, mapapamura ka talaga sa mura talagang halaga. Ayan, no, guys. Pwede rin sa computer to galing. Eh. Pwede gamitin to sa computer. Sa desktop. So, yan. Kabit yun na siya. At yun. Subukan na natin. So, yun guys. So, tingnan nyo. Bago kayo gumamit ng adapter, siguro din yung tama yung voltage niya. Kundi, ma-over voltage siya. Yeah. So, makikita nyo guys. 16 volts. And then, 4.5 ampere siya. So, paano siya pwedeng gamitin? So, maghahanap kayo dito ng selector sa voltage selector niya dito. Dito. So, saksak na natin siya. Meron kayang 16 volts. Tama? Meron? So, meron siya dito guys, 16 volts. So, saksak na natin. Ayan guys, umilaw guys. Oh. So, makikita nyo, 12 volts nakalagay. Adjust lang natin ito voltage selector sa 16. At guys, itong voltage nito, ang ampere nito ay umaabot ng 4.5 ampere yung max niya. So, yun yung kayang-kaya niyang ibuga dito sa laptop na to. So, tamang-tama, 16 volts. At tara, subukan na natin kung gagana. Ayan guys, oh, umilaw. Turn na natin. Ayun guys, so gumana. So pass lahat, 1.5 MHz. So guys, kung tutusin tong computer na to, pwede pa to sa Windows 7. Pero I doubt na pwede kong gamitin sa Windows 10. So sobrang bagal na. Pero ito, IDE kasi to, hindi na po pwede lagyan to ng SATA. So naririnig nyo yung maingay na yun. Yun yung bandang nasa hard drive niya. Sira na yung hard drive niya. Guys. So, Intel Pentium R lang siya, M processor.
So mobility processor yun. Yung copyright yung corporation is nasa 2000 to 2004 all right to serve. So magagamit nyo na ito guys para sa mga office work o may mga business kayo. Kung sakaling may mga karinder grocery kayo, pwede nyo naman gamitin ito kasi napakasimple lang for computation lang. So okay pa naman tong laptop guys eh. Pero ko papalitan ko na lang ito ng hard drive minsan. Kahit mga 60GB pwede na yan. Gumana lang to. So yun guys, no? So sana nagustuhan nyo itong product na to. Sara na natin. So masasabi ko sa product na to guys, napaka mura nya sa halagang 166 pesos lang pagkakabili ko guys. Sulit na to sa Lazada sales noong November 11 noong pagkakabili ko dito. At yun, napaka mura nya guys. At mabilis naman siya dumating, mga siguro mga less than a week dumating din to guys. So backup lang natin to for power. Kung sakaling masira yung isa, meron pa tayong backup para sa mga laptop. At napakamahal ng mga laptop charger kung bibili kayo guys. Meron doon iba nagbebenta na napansin ko nasa 4,500 daw. So grabe naman yung Sara. Parang bumili ka na rin halos ng isang laptop yung guys na mga second hand. Pero neto guys, napakamura nito. Sa halagang 166 pesos ko lang nabili. Sale kasi, pero kung mabibili niya to ng iba nasa 500 plus, pero napakamura ko lang siya nabili guys. So guys, so hopefully you like this video and don't forget to like and subscribe. Please click on the notification bell like here. And don't forget to please comment down below kung wag na gustuhan nyo ang ating video na to. At comment down below as well. Marami tayong mga videos maparating pa. Alright, so salamat guys sa panonood at happy viewing!